Hi! Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Life Voice Journey Intercessory Prayer. Yan. Binabati ko nga po pala yung mga kasama natin sa Facebook Live. Kamusta po kayo? Magandang gabi po. And syempre sa mga kasama natin sa YouTube channel. Ayan. So, makita nyo po kami sa Facebook Live din, together with the YouTube channel. Ayan, kamusta po kayo? Maraming salamat for staying with us hanggang gabi. Hallelujah. So, bago po tayo mag-start, let's have a short prayer po. Yes, Lord. Maraming salamat, O God, sa oras na ibinigay niyo po ngayong gabi, Panginoong Jesus. Tunay nga, Panginoon, na ikaw po yung aming itataas at madadakila sa oras na ito, Lord. Lord, ikaw nga po, Panginoon, yung patuloy na magkabay sa bawat isa, O Diyos. Lord, na lahat na maririnig namin ngayong gabi, Panginoon, ia-apply namin ito sa aming buhay, Lord. And Lord, we will have a heart also, Panginoon, as a warrior in prayer, O God, that we will continue, Panginoon, Lord, to pray for those, Panginoon, na mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng iyong kasagutan sa panalangin, O Diyos. Maraming salamat, Lord, for giving us a privilege, Panginoon, na patuloy na lumapit sa iyo. Maraming salamat. Tunay nga na ikaw ay dakila, O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Ayan. So, alam natin na lahat tayo ay na-bless kaninang umaga. And we're really, really blessed, lalo na ako sa salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin through Pastora Bebs. Grabe talaga that all of us, we should live an excelling life. So, I would like to share po itong Bible verse na ito. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 16, NLT, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize. It makes us realize what is wrong in our lives. Ayan. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Amen. May the Lord bless His word. Tunay nga na yung mga kailangan din natin ng mga gabay, makikita rin natin siya at mababasa rin natin siya sa mga Bible, sa Biblia, sa Bible, di ba? Katulad ng mga binabahagi sa atin ni Pastora Bebs, yung living in excelling lives, grabe yung Proverbs, di ba? Lahat ng practicality, talaga yung reality na nararanasan natin is nabanggit din doon. Katulad nga nung God will guide us to discipline our child, yan, sa ating mga magulang na dapat nilalapit natin sila sa Panginoon kasi may darating yung season nga daw, di ba? Na it's beyond our control na yung mga magagawa ng mga anak natin. Pero kay God, wala namang imposible, di ba? So, kung ilalapit natin sila, ipapaubaya sa Panginoon, for sure, God will teach them and will guide them to the right path. And tutulungan tayo ng Panginoon, palakihin sila. Katulad din ng mga kasama natin, ng mga OFW, we know that hindi man kayo physically present, but marami akong kakilala at nakasama na even though they're not physically present, but because we are with God, they are with God. Alam niyo po ba, yung mga anak nila nakapagtapos, napalaki ng maayos at hindi mga nagrebelde. Why? Because ibinaubaya nila sa Panginoon yun at hindi nila sinukuan yung mga anak nila at lagi nilang sinasama sa panalangin. So, andun din tayo sa part na dapat maluto tayo makontento sa buhay natin. Tama na, alam niyo po, yung ano man yung meron sa atin, we should be thankful and grateful because we know that si God yung nagbigay sa atin noon. Nasa atin lang kung paano natin to i-appreciate tsaka i-value, diba? So, contentment is very important din. So, mas mabuti yung maliit na bagay, sobrang na-appreciate mo na, what if more God will give us na yung mas mahalaga pa at mas bonggang-bongga na regalo pa sa bawat isa sa atin or pagpapala. And syempre, all of us, dapat we should build our family. Na especially tayo na mga nakakilala sa Panginoon, huwag natin sukuan yung family natin. Is either anak, kapatid, magulang, di ba? Pinsan, tsuhin-tsahin. Alam niyo po yun. Kasi tayo nakakilala na lalapit natin sila sa Panginoon. We should pray for them na huwag tayong titigil
kasi darating yung time na Lord will listen to us at mag-ma-amaze tayo na how they will touch their lives in very special way, di ba? At syempre, pinaka-importante na meron tayong fear of God. At syempre, pag may fear of God tayo, matatakot tayo gawain yung mga alam natin na mali. At syempre, if we are rooted by the Word of God, it will teach us na huwag natin yata gawin yung mga mali na yon. And kung magkamali man tayo, andyan pa rin si God, andyan pa rin yung Word ni God that we're going to correct us. At dun papasok na huwag tayo maging mayabang at mag-humble down tayo na kapag tinatama tayo, diba? Alam natin na masakit minsan yung masakit yung pagtatama at pagdidisiplina sa atin. Pero if we surrender it and we keep humble, God will lead us na bawat isa sa atin. God will lead, all of us sa right path kung saan na hindi natin ito ikapapahamak. Kaya it's more important that we are always inspired by God, God is scripture. Amen. So I hope na na-bless po kayo sa aking word of the day at sa aking sharing. Maraming salamat po. And syempre bago po tayo bago po ako mag-end, syempre hindi po mawawala yung ipagpipray po na muna natin yung ating mga kapatira na nangangailangan ng panalangin, syempre. So, let's me pray first. O God, maraming salamat po, Panginoon, sa mga panalangin na ito, O Diyos. Tunay nga na Ikaw, Panginoon Lord, yung magiging gabay namin, Panginoong Jesus, sa buhay, O God, Lord. Without You, Panginoon, we are nothing. Ikaw nga po, Panginoon, yung magpakita sa amin, Panginoon, ng tamang daan, O Diyos. Lord, i-equip mo po kami bilang magulang, bilang anak, bilang kaibigan, bilang kapatid, O Diyos. Lord, Ikaw nga po, Panginoon, Lord, yung makita sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Lord, sa mga salita na iniiwan niyo po sa bawat isa, Lord. Lord, we're claiming, Panginoon, Lord, that we will continue to be rooted by Your Word. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw nga po, Panginoon, yung humipo, Panginoon, sa mga nakarinig na yung mga salita ngayong gabi, not only to this life, Panginoon, hanggang po sa replay, O Lord. Maraming salamat. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, so dadako na po tayo sa ating mga prayer request na ipapanalangin po ni Giselle. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang dalangin ko na maging mabuti tayong anak at magkaroon ng magandang disiplina sa magulang gayon din sa ating Panginoon. Makontento tayo sa at maging masaya sa maliliit man na bagay na meron tayo. Maging appreciative tayo sa buhay kung ano man ang meron tayo. Gayon din na magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan sa bawat pamilya at patuloy na lumakad patungo sa Panginoon. At magpagamit tayo sa Panginoon upang siya ay paglingkuran at pilitin natin na mabubuting salita lamang ang lumabas sa ating bibig upang makatulong sa kapwa. At sa pagpapatuloy ng ating pagdarasal ay dumako na tayo sa ating mga prayer request. Yes, Lord, hallelujah. Itinataas po namin sa inyo sa mga oras na ito, Panginoon, ang panalangin ng aming mga kasama. Lord, we are praying for the children of Sisters Joyce Austria na sina Genesis, David, and Gabriel. Also for her nephew and niece, Panginoon, na magkaroon ng godly attitude, may takot sa Diyos at magkaroon ng victorious future, Panginoon. Bigyan niyo din po sila, Lord, ng wisdom para sa kanilang pag-aaral. Also, Lord, gamitin mo din sila upang maglingkod sa inyo. And also praying for Sis Joyce and her husband to be a good parents, that they will guide their children with all their hearts. And also, Austria family to be united, strong, and to have a good relationship sa bawat isa. And also bless their family in Jesus' name. In Jesus' name, we are praying for the family of Sis Josephine Kiskis, every members of the families, O Lord, daughters and grandchildren, na magkaroon ng kagandahang loob at asal at makontento sa anumang mayroon sila.
and to be thankful to all the things, O Lord. Also, to have a fear from God and to obey you, O Lord, and stop talking nonsense, O Lord. Continue to grow their relationship with you, O Lord, and also to continue to join LBJ prayers every day. And healing for Edward Welsh sa COVID virus, Panginoon. Give him strength and strong immune system to fight this virus. Heal him, Lord, in Jesus' name. And prayer request ni Janet Onelia de Guzman na magkasundo na ang kapatid niya at ang asawa nito. Ikaw, Lord, na maging sentro ng kanilang relasyon, magkaroon ng kababaang loob sa isa't isa, at ialis niyo po, Panginoon, ng pride ng bawat isa kung mayroon man, at tanging pagmamahalan lang, Panginoon, ang mga ibabaw sa kanilang relasyon, Panginoon. Gayun din sa pinsan niya na makapunta na sa Bahrain, at kung kaloob niyo po, Panginoon, ay siyang matupad sa buhay ng pinsan niya, Panginoon. Favor, Panginoon, upon favor. And Lord, also for her family, Panginoon, kaligtasan at kalusugan na nagmumula sa iyo. And praying sa mother ni Leyes, Sir Gote Arellano, na nasa ospital ngayon, a complete healing, Lord, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Anumang sakit niya, Panginoon, bibigyan niyo siya ng kagalingan ngayon din, Panginoon, at kalakasan ng kanyang katawan, in Jesus' name, Amen. And we are praying for Alexander na maklear ang kanyang CT scan, and we declare a negative result, Panginoon. Maging maayos ang resulta ng kanyang CT scan ngayon, Panginoon, in Jesus' name. And protection sa virus at sa kung anumang sakit, Panginoon, kay Verna Alday at sa kanyang amo dahil sa kanilang pagta-travel, O Lord. Lagi niyo po silang samahan, Panginoon, saan mang lugar sila magpunta. At kung ano man ang pinagdadaanan ng aming kapatid na si Sis Verna Alday, maging positibo lamang siya, Panginoon, sa kanyang buhay at laging tumawag sa iyo, dahil we know na matatagumpayan niya ang anumang problema na mayroon siya, because you, O Lord, is our refuge and strength always, and you, O Lord, always present to help us in times of troubles and problem, O Lord. And praying for Michi, Panginoon, sa sakit niya, and dinadalangin namin ang agarang paggaling niya, ang kagalingan niya, Panginoon, ano man ang sakit niya, dinadalangin namin ang agarang kagalingan niya. Gayun din ang pamilya ni Olive Brillantes, na ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at bigyan niyo po sila ng provision, Panginoon, a good source of income, Panginoon, and to be a good steward, O Lord. Praying for Mary, Panginoon, favor and guidance in her walk, and God intervention, that you, Lord, step in and changes whatever the situation of Mary and her employer, Panginoon, that they may have miraculous healing for Roberto Salas sa kanyang diabetes, O Lord. A good effect sa kung anumang gamot ang kanyang iniinom, and a favorable result for his MRI ngayong araw din, Panginoon. Bigyan niyo po ng guidance and protection. Gayun din ang provision ng pamilya ni Elvira Salas, because Panginoon, ikaw ang dakilang provider namin, Panginoon, sa aming spiritual at physical needs man, O Lord. At dinadalangin din namin ang agarang kagalingan ni Gloria Tuason sa kanyang heart attack, Panginoon. A full recovery, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Nating is impossible, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng bagong kalakasan sa puso, kalakasan ng katawan, puso at isipan man, Panginoon. And we are so praying for Brother Edwin Belidos, na maging we are declaring a successful project bidding, Panginoon, this January 20, and also wisdom upon the management and project team, that ikaw, Panginoon, you, O Lord, ang maging leader, Panginoon, ng kanilang team, O Lord. And divine healing po para sa akin, Panginoon, sa sakit ko, na ikaw po ang siyang kumilo sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko, Panginoon. And I pray a good result po sa bawat laboratory test man
na gagawin ko, Panginoon, at bigyan niyo po ako ng lakas, Lord, para sa aking pag-chem, sa susunod na chemo ko, Panginoon, na hindi ako masyadong manghina, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang mag-guide, Panginoon, sa aking pamilya sa bawat araw. And also, complete healing, Panginoon, kay Sis Joanne Rubin and her housemates, Panginoon, sa Spain, O Lord, sa kanilang sakit na COVID, Panginoon. Give them strength of their body, O Lord. Also, for their spiritual, Panginoon, that they will never lose hope, O Lord, that ikaw lang, Panginoon, ang kanilang maging sandigan, ang kanilang maging pag-asa na nagagaling din sila, Panginoon, in Jesus' name. And also praying for Beth Bakirin, Panginoon, sa kagalingan niya, Panginoon, ng kanyang kapatid, Panginoon, at bigyan niya din po sila ng protection, Panginoon, ng protection sa kanilang pamilya. At dinadalangin din po namin ang economic recovery, Panginoon, ng Lebanon, Panginoon, na i-guide niyo po, Panginoon, ang bansang Lebanon, na ikaw po ang kumilos step by step, Panginoon, sa bansang ito, patungo sa kaunlaran, Panginoon. At ito po ang aming mga samot dalangin, at lahat, Panginoon, ng may sakit, alam namin na pinagaling niyo na po sila, Panginoon, ngayon din. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ayan, maraming salamat po for staying with us ngayong gabi and for praying with us sa ating mga prayer requests. We are so blessed dahil hindi lang namin kayo kasama kanyang umaga. Pagkos hanggang gabi na patuloy na nananalangin at tayo patuloy na naniniwala that God will answer the prayer, lalo na kung ito ay sa ikabubuti natin. So, maraming salamat po sa bawat isa. Tunay nga na let's all live an excellent life guided by the Word of God. So, let's all be guided and let's all seek the presence of God every day po. Yes, every day. Tama po yung narinig nyo. Dahil po, araw-araw din po tayong sinasamahan ng Panginoon. And araw-araw niya tayong iniingatan. At mas masarap po na tayo pong lahat ay sabay-sabay at sama-sama na nakikinig sa kanyang mga salita at natututo araw-araw sa kanyang mga salita araw-araw. Amen! So, eto po, huwag niyo pong kalimutan ang ating mga few announcement. Meron po tayong Asia Dasal, 5 a.m. po yan. Huwag niyo pong kalimutan yan. At meron din po tayong Middle Eastern Europe Dasal. So, maya-maya na po ito. So, do invite yung mga kakilala niyo na taga Middle Eastern Europe na to be part of it. So that mararanasan din nila yung mga nararanasan ng kabutihan ng Panginoon sa mga kasamahan din natin dito. And of course, do sign up for our basic steps to our new faith journey. Yes, dito ay matututo kayo at magagabayan kayo ng paspatuloy na lumakad sa mga salita ng Panginoon at mapalago ang inyong pananampalataya. Free course po yan, na available po ang mga link sa every episode po dito sa ating Facebook page. And especially, don't forget our Sunday online worship kung saan magkakasama-sama tayong lahat na magpupuri at makikinig again sa salita ng Panginoon. So maraming salamat po for staying with us. So have a good night and have a blessed evening po sa bawat isa. Stay safe and God bless you all.